mapupurga kayo ngayon sa kaka-haul ko. Hi guys! I'll be doing a haul. Mag-haul ako ulit guys. Pero this time, lahat ay libre. Ay, hindi naman lahat. Karamihan dito, libreng makeup. Yun yung mga makeup na pinadala sa akin ng PR companies, brands, ganyan. Pinadala sa akin for me to try out, to review, ganyan. Pati mga online shops. Ayan. Maraming nag-enjoy sa unboxing ko sa vlogs. Pero gusto ko kasing medyo i-minimize na yung pag-unbox ko sa vlogs kasi parang minsan inaabot na ng halos kalahati na ng vlog eh puro unboxing, so gusto ko pag vlogs kasi more on, you know, yung buhay talaga namin dito sa loob ng bahay or sa labas, so basta yung kumbaga parang summary siya ng buong araw namin. So yes, lahat to libre, gagawin ko talaga siya ng haul kasi gusto ko. Paki mo ba? Charot lang, love you. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula kasi marami sila. Guys, marami talaga to. Nakakaloko. Naisip ko rin kasi imbis na picturean ko pa sila isa-isa para ma-post sa Instagram, feeling ko mas makakatulong kung gagawan ko na lang siya ng video. At least dito masaswatch ko and masishare ko pa sa inyo yung initial thoughts ko. Although yeah, okay naman yung photo, kaso mas nasasabi ko yung gusto kong sabihin sa video. Unlike kasi sa Instagram, ay, eto pa, sa Instagram kasi, pag nagpo-post ako ng photo, alam nyo ba, ang tagal ko talaga mag-isip ng caption. I got 3 piece ng damit. And hulaan nyo, syempre, off-shoulder na naman to, hindi. Isa lang yata yung off-shoulder. Yung isa, cold shoulder yata tawag dito. So, ito yung first one. Medyo hindi ko type tong itsura nito. I don't know what's happening. Dress yan, guys. Hindi ko alam kung paano ko papakita sa inyo. Ayan, oh. Dress siya hanggang dito. Hanggang dito. Ayan. Ba? Ito yata pinaka-tamad na try-on sa balat ng YouTube. Ayoko na kasi igalawin yung camera kasi mahirap na siyang i-set up. Ayun. So, mali talaga tong ginawa ko dito. Kailangan masikip. Ano ba? Ano ba, an? Ano ba ginagawa mo sa buhay mo? Mali yata itong ginawa ko. Ayan. Binili ko na lang sa dati. Sinakakaloka. Ayan. Okay. Tapos yung sleeves niya, ganyan. Bakit ganun? Nung sinukat ko na siya, parang hindi ko na siya type. Nung tinitingnan ko siya sa website, parang ang ganda-ganda niya. Nung suot ko na, reality versus expectation. Parang, hindi ito yun eh. Next is etong yellow na off-shoulder. Sige, let's try this out. Ay, ito, I like. Ang ganda nito. Hapit na hapit siya dito. So, kahit hindi na ako maglagay ng pardible. Ganun kasi ginagawa ko para hindi umaangat yung sa off-shoulder. May nag-comment nun. Again, thank you kung sino yung nag-comment. Nahanap ko lang din sa YouTube kung ano yung gagawin. So, maglalagay ka ng goma, 2 pirasong goma, tapos ikakabit mo siya sa, using yung pardible dito, tapos hanggang sa kabila. So, parang nakaipit yung goma dito sa ilalim. So, hindi siya galaw na galaw kapag ka suot mo siya. I like it. If you're wondering kung anong size ko, actually sa lahat, medium lahat. So, ano naman siya, parang Asian sizes. Ito yung pinaka-bet ko. Parang siyang trench coat, pero hindi siya mahaba. And ganito yung design niya. Galing talaga siya sa plastic, kaya hindi siya planchado, guys, ha. Okay siya sa atin, kasi although mukha siyang panglamig talaga, manipis yung tela niya, oh. Breathable pa rin yung tela. Ayan. Ang cute, no? Ano ba ako lalayo para ma-appreciate? No, wait. Hindi talaga siya nasasara sa harap. So, ganyan lang siya. Open lang siyang ganyan. Next is bag. Beachkin or jelly bag. Kunwari, simple lang yung forma nyo. Pero yung bag nyo maganda. Minsan nadadala na lang sa bag eh. Tingnan nyo. Tapos may free siya na ganyan na furry ball keychain. O pwede siyang handbag. Pwede rin siyang shoulder bag. Ito namang isa. Ito yung pinaka gustong-gusto ko kasi maliit lang siya. Tapos ito yung type ng bag na pwede nyong gamitin kahit saan. I mean, kahit anong pupuntahan nyo. Kahit formal man yan or casual. Diba? It looks so nice. As black kasi. Wala pa akong bag na solid black talaga yung kulay. Madali siyang linisin kasi syempre, alam niyo naman bag, minsan pag nilabhan mo, nasisira na siya. Alam niyo yun, pag kunwari nalagyan niyo ng
foundation, ng makeup. Pag nalagyan nyo ng makeup yung bag, tapos lalaban nyo, minsan parang kailangan labahan mo na siya lahat kasi naiiba na yung kulay dun sa part na nilabhan mo. Kasi punas-punas na lang siya. So, I have etong color na to. Meron ako nung black. White. Ayan. Ito yung first na beachkin bag ko. I love etong mga bags na to. Sobrang ganda. Nalalock naman siya, kaya yun din. Hindi siya basta-basta nabubuksan. Kaya, ewan ko na lang kung may maglaslas nito. Ay, good luck. Ay, sobrang tigas. Hindi siya basta-basta malalaslas talaga. Ah, siguro ang ayaw ko lang dito is kailangan ko pang tanggalin yung lock. Parang medyo jahe yung pagkukuha. May kukunin ka sa loob. Parang, tanggalin mo pa yan. Tapos kung tatanggalin mo pa to, bubuksan mo pang ganun, ipipihit mo pang ganyan. Tapos iikot mo ganun. Naka-promo sila ngayon, yung bundles PH. So, I think less 200 pesos. From 2,500, 2,300 na lang. Tapos ang daming freebies. So, if you wanna check it out, lalagay ko yung link ng bundles PH sa description box. Ang ganda niyang tingnan. Hindi ka na mamaliitin ng mga guard pag papasok ka sa mall. Parang, ay, shala naman ang bag ni ate. Naalala niyo ba yung Anise Way na jelly mask. Na-feature ko yun sa favorites ko dati. Favorite namin ni Kits yun actually. Meron sila nito ngayon. So, if you wanna try it out, tapos ayaw yung bumili nung malalaki, tapos kung gusto nyo trial lang muna. Ayan, meron silang ganito. And okay rin siya pang regalo kasi may greeting card ka sa loob. Arbutin plus hyaluronic acid brightening jelly mask. So, ayan, ito siya. Meron ka ng greeting card sa loob. Wishing the greatest thing always for you, not only today, but all the years through because you are really a joy to know. Papakita ko sa inyo yung mga different kinds, ha? Meron sila ng charcoal, oil control, jelly mask. Ito yung rose essence jelly mask. Yung mga iba-iba siyang purpose. Meron siyang moisturizing, meron siyang para sa dry skin, sa normal skin, meron para sa sensitive skin, merong anti-aging kagaya nito. Italy Red Wine Anti-Aging. Ayan, anti-aging to. Ito naman, Q10 Anti-Aging. Merong anti-acne, kagaya nito. Aloe Anti-Acne Jelly Mask. Calendula Softening Jelly Mask. Snail Repairing Jelly Mask. Ayan, Lavender Relaxing Jelly Mask. Ayan, kung gusto nyo lang magpa-pamper, ganyan. Kung papampam ka. Honey Deep Moisturizing Jelly Mask. Yung price na each, I forgot, pero ilalagay ko here. Nakalimutan ko kasi guys, sorry. Ayan, pinakita ko na rin ngayon sa inyo to kasi meron akong pag-giveaway. If you're not familiar with Anise Way, it's a Taiwanese brand. So marami silang different kinds of mask. Again, abangan nyo yung pag-giveaway ko sa Facebook and sa Instagram. Yung Anise Way Jelly Mask, available sila sa Pretty Coats. I-link ko na lang yung kanilang Facebook page sa baba. Ayan! Gusto ko kasi talaga yung bag. Alam niyo, matagal ko nang tinitingnan tong bag na to. Mukha na nga akong eng-eng eh. Alam niyo yung parang pag may type kayo, balik kayo ng balik. Tapos parang iniisip, ano ba? Kunin ko ba to o hindi? Tapos nainis na lang ako sa sarili ko kasi ilang beses ko nang binalikan. So, sige na nga, kunin ko na nga. So, I got this Kate Spade na bag. First bag ko na may tatak to. Palakpakan tayo mga kaibigan. This is my first bag na may tatak. Nakalimutan ko na naman. Ito ako sa presyo. Huwag niyo ako asahan sa presyo. Pero lalagay ko na lang sa description box. Kasi kapag nandito na ako, nasa harap na ako ng camera, ewan ko, naghahalo-halo na yung mga presyong... Ayun. So anyway, ganito yung itsura niya. Gusto niyo makita yung sa loob. Ito yung sa loob niya. Ayan. Legit naman to guys. Kasi may tag siya. Paano ba malalaman kapag hindi legit? Legit to. Kasi meron siya talagang tag. Ayan oh. Sa loob. Ayan. I'm not sure kung yan ang batayan, pero basta maganda siya sa paningin ko. Keri na. Looks nice, diba? Hindi siya yung bonggang-bongga na kapag nilapitan mo lang, saka mo lang makikita yung brand na, ay, may brand. First time ko to, guys. Pagbigyan nyo na ako. Another one from CNA Shop. Yung pangalan ng shop na pinagbilang ko ng Kate Spade. Ito naman, blouse. Gusto niyo pa ba makita? Pinatong ko na lang, tamad ko talaga. Sorry guys, ang tamad-tamad ko, alam ko. Ano ba yung kapa? Ayan o, oh. Yan. So, anything na makakapagtakip sa braso ko, kerebels na sa akin. So, ayan. May kasama siyang free na wallet na, ayan, ang cute o. Oh.
Skittles. Ang cute nga, oh, di ba? Next one from CoverGirl. Pinakita ko na to, guys, sa vlog. Pero swatch lang dito. Sabi ko, sige, ipapakita ko na lang sa inyo yung lip swatches para mas ma-appreciate nyo. Teka, suotin ko to. Kasama to, eh. Kasi naiirita na ako sa buhok ko. Ayan! Bad hair day talaga ako ngayon. Tingnan nyo, kanina pa yan! Katy Cat Eye, 10 times volume plus darkness. Ito yung collaboration ni Katy Perry and CoverGirl. Ooh! Naka-twist yung wand niya, oh. Ito yung mga lipsticks nila. So, I have yung Maroon Meow, Crimson Cat, Cosmo Kitty, and Perry Panther. Ito yung itsura niya, oh. Bala na, hindi ko alam kung babagay sa akin to. Yung pagtatawanan na ako hindi bumagay sa akin. Kasi first time kong gagamit ng ganitong color. In fairness, pwede. Inexpect ko, sabi ko, parang masyashock ako sa kulay. In fairness, okay naman siya. That's Cosmo Kitty. Let's try Maroon Meow. Ganda, no? Ganda ng kulay. Although, parang mas dark yung nasa nandito kaysa yung nasa lips ko. Next color, Crimson Cat. Warm red. Itong lipstick na to, parang meron siyang naiiwang lasang chemicals. Ito yung talagang type kong lip swatch. Yung Perry Panther. Kasi color black siya. My goodness, ang hirap niyang i-apply. Masanay kasi ako sa matte na liquid lipstick. Parang mas madali siyang i-apply. Itong hirap. Perry Panther, yun yung shade niya. Next one is Garnier. At least meron na akong masasabi sa inyo kasi I tried this already. Micellar. Alam niyo bang micellar pala to? Hindi pala siya micellar. Micellar cleansing water. Yung blue for oily skin and then yung pink for sensitive skin. And yung 125ml, ito 149 pesos. Yung 400ml, this is for 200 uses. 249 pesos. So, 100 peso difference. Doon ka na sa malaki, di ba? Wala siyang amoy sa kanya. And talagang natanggal niya yung eyeshadow ko, yung eyeliner ko natanggal niya. Except, of course, yung sa waterproof na mascara. Hindi niya talaga totally natanggal. Pero nabawasan. So, ang technique lang naman is, kailangan ibababad mo siyang ganyan. Parang minamagnet ng cotton and ng product yung makeup. Para na siyang makeup remover slash toner. So, hindi mo na kailangan daw ha. Hilamos. Pero ako, kahit na gano'n ko kapagod, kahit na lasing ako, girl, naghihilamos pa rin ako kasi hindi ko talaga matake nang meron akong makeup. Never kong nagawa yun, guys. Kahit na sabi ko sa inyo, kahit nagtatawag ako ng uwak, kailangan kong maghilamos. This bag pala, guys, this is from Borsa Collections, ha? Meron kasing kasama yon yung backpack ni Jeya. Kaso ginagamit niya na. Ang ganda-gandang bag. And I think matibay siya. Kahit ito mukhang matibay, eh. And okay to pang travel. Alam niyo, naisip ko dito pag nag-travel ulit kami sa beach. Ang ganda. Pwede ko rin pala itong dalhin kapag kasama ko si parang pwede ng baby bag, diaper bag, ganyan. May mga compartment pa siya sa loob. So, meron pa akong tatlong i-lip swatch. Yung Celotech Matte Lipstick. Pero medyo nasasanay na ako dito sa color ng lips ko. Parang medyo okay na siya. We have Wine, Nude, and Ruby. Ruby muna. Nagustuhan ko yung pagka-matte niya kasi it's really matte pero walang tugging sa lips. Maganda yung itsura niya sa lips. I like it. Meron akong dryness, guys, dito. Pero hindi niya na-emphasize. So, that's good. It feels comfortable naman. Pero, hindi siya transfer-proof, ha? Gustong-gusto ko tong color na to. Nude. This one is nude. Retractable pala siya. Ayan. So, let's see kung hanggang saan. Ang dulo. Nang walang hanggan. Ayan. Last one, let's try yung Wine. This is Wine. Deeper red to compared sa Ruby. Okay, so ito na lang yung sosoting ko kasi ayoko nang magbura. Although, pinaka-favorite ko dun sa tatlo, yung nude. Parang sakto yung mix ng mauve, ng brown, and pink sa kanya. Next one from L'Oreal. Bago nila na LA... Ay, sorry. Hindi pala LA. La Palette Lip and Cheek Bisou. Bisou? Bis... Wait. Eto na naman tayo! French kasi. Excuse my French. Yun nga lang, guys, hindi ko na masaswatch to sa aking lips.
Pero ano na lang natin to, i-swatch na lang natin sa aking kamay. Coral, pinks, red, and beige. Coral, pink, red, and beige. I like how meron silang pang lip and meron silang pang cheeks. Matte yung finish niya, tsaka hindi siya kaagad-agad natatanggal. I think this is... Guys, oh, hindi siya kaagad-agad natatanggal. Wow! Merong specific product para sa lip. Meron ding specific na pan para sa cheeks. Parang gusto ko may variation naman. Although the same, nandun sila sa the same color spectrum. Wow! May spectrum na akong nalalaman, di ba? May the same color, pero yung shade is should be deeper or lighter. Ayoko nung parehong-pareho sila. By the way, may kasama pala siyang applicator. Ayan, itong maliliit na to. From Holika Holika, Water Drop Tinted Foundation. This one is 05 or tan. Akala ko, pag Korean products, wala masyadong darker shades. Pero ito meron silang dark shade. Ah, dropper! Oh my, kumalat. Ito yung button niya, guys. Uy, in fairness, maganda yung coverage niya. And blendability is wow. Cover amazing, super fit, found stick shading. Foundation stick siya. Ang shade, number 4. So, ayan yung number 4. I think it's dark sa akin. Parang lagi kasing light yung ginagamit ko foundation. Try ko naman yung dark. Tingnan natin kung anong magiging itsura. Pero maganda yung coverage na. And ito, matte yung finish compared dun sa Water Drop na tinted foundation. Sa kabilang dulo, may kasama siyang brush o sangkapa. Ito pala yung pang-blend niya. This is nice kasi lalo na kung nagta-travel, meron ka ng brush sa kabila. Tapos meron kang foundation stick dito. Moon-Kissed Personal Eyes Palette. 10 shades. Of course, let's swatch this. So, yung first one, ito yung primer. May apat na matte shades and then the rest, satin. May mga pangalan naman. So, that's good. Yun nga lang, kapag nawala na yung plastic, kalimutan na sa pangalan. Based sa swatch ko, hindi siya ganun ka-pigmented. I would say, okay to pang daytime na smoky eye look, ganyan, kasi subtle lang siya, hindi siya ganun ka-vava-voom. Pag Korean brand in general, parang mostly mas marami silang products na foundation, BB, CC, lip products, pero never pa akong nakatry ng eyeshadow palette. So, this is my first na eyeshadow palette na Korean product from Holika Holika. Okay, makeup finishing spray naman to. This is from Beautylicious Deals. Mary Kay, breathable, oil-free, and dermatologist tested. And pinadalan din niya ako ng aking stash na beauty blotters. For those asking na kapag gumagawa ako ng reviews, ng first impression reviews, ano yung blotters na ginagamit ko? Ito guys, sa lahat ng bag ko, lagi akong merong blotters na baon. Next one from Maybelline. Clear Smooth All-in-One Powder Foundation. Natural. Uy! Dream Satin Skin! B3! I haven't tried this, yung V-Face Duo Stick. Sana tama yung shade, medium to. And then, blush contour, rosy matte, rosy peach, or matte 3. Hyper Curl Volume Mascara, Divine Wine, other shade, Rich Ruby, meron ako dito. Wow, yung favorite ko, Hyper Sharp na Power Black Eyeliner. Guys, ang ganda nito. If you haven't tried this one, nako, try nyo na yun. Isa sa mga magagandang liquid eyeliner na mura lang. Yung Fashion Brow 24-Hour Color Matcher. Uy, hindi ko pa ito natatry. Meron na pala yung Maybelline. Bago yata ito. Ang galing ng wand niya, oh. 24-Hour Color Matcher. This one is dark brown. I see my note. Thanks for your honest review on our three-way eyebrow pencil. Sending over this natural brown shade that's perfect for your current hair color. Okay, kasi diba sabi ko parang greenish, siguro yung kulay lang. Pinadalhan ako ng Kay palette ng darker shade and this one is number 2 or yung dark brown, natural brown. Ayan. Thank you, Kay palette. And hindi ko na swatch to, guys, kasi alam niyo na itsura niya. So, if you haven't watched yung video, so, ilalagay ko na lang siguro sa card. Okay? Next one from Cathy Doll. Available din sila sa 7-Eleven.
Guys, available na sa 7-Eleven ang Cathy Doll. So, meron ako dito ng Ready to White Milky White Cream Pack, Water Splash Essence with L-Glutathione. Yung whitening sunscreen nila, it has SPF 50. And sample sizes ng ibang mga products nila like the CC Cushion, sunscreen, acne solution serum. So, available na sila guys sa 7-Eleven. Next one from L'Oreal. This is the Ash Brown Obsession. Mga pangkulay. Actually, gusto ko na nga magpalit ng color ng hair. Ayan. Pero siguro ombre pa rin, i-maintain ko. Pero yung dito, gusto kong palitan ng ash brown. What do you guys think? Kasi parang ang ganda ng ash brown, ano? Ito daw ang in ngayon. Ash brown trend is finally here. Straight from the runways of Paris Fashion Week. Beige medium brown. So medyo ano to, darker. Tama ba yung pronunciation ko, guys? L'Oreal Elsev Extraordinary Oil Sublime Hair Enhancer. Ay, I like this. Ayan. Kararating lang nito ngayon actually. Hindi ko alam kung paano gumagana yung mga ganito. Pero isasama natin to sa Balik ang Lindog program. Corset. I haven't tried this. First time kong gagamit ng corset. Meron akong ginamit of course kasi CS ako, yung binder. Pero hindi ko alam kung anong effect nito. Nakikita niyo ba yung post ng mga Kardashians? Diba? Talagang... Totoo kaya yun? Si ano din, si Aramina, nakita ko sa Instagram niya. Sabi ko, wow, ang liit ng bewang niya. Dahil ba dito? May pag-asa pa ba ako? Baka may pag-asa pa ako. Rubber siya sa labas, pero sa loob hindi siya, ano, meron siyang tela. So, hindi ko pa ito nagagamit, hindi ko pa siya nasusuot. I'm excited na suotin to. I've heard pwede mo rin siyang suotin kapag ka nag-workout. This is from Queen R Collection. And ang size nito is medium 09 SB. Hindi ko alam yung SB, what does it mean? Sa mga nakatry na ng corset, let me know. Bigyan nyo ako ng tips and suggestions. Next one, accessories. Ang daming nagtatanong sa akin kung saan. Sometimes nilalagay ko sa description box, guys, ha, yung mga suot kong jewelry. Kagaya ngayon, ang suot ko is from Miss Capriccio. Partner siya, earrings, and then ito yung necklace. Ito naman, necklaces from CJB Fashion. Chanel inspired. And then, this one is Tiffany. Yeah. Looks nice. Last one is ito, yung Infinity. So, makikita niya na suot ko sa mga susunod na videos. Next is itong Jo Malone. Ano ba yung pangalan ng Jo Malone ko dito? Wait lang. Wild Blue Bell. So, ito naman, English Pear and Freesia. Ayaw niyang magpatanggal. Hey, what's wrong? Ayaw mo ba sa akin? Ayun. Uy, ang bango! Isa naman, this is Nectarine Blossom and Honey. Mas mabango to para sa akin yung English Pear kesa sa Nectarine Blossom. Guys, I got this from Kikay si Maria. So, these are tester perfumes. Mas mura siya kesa sa nabibili sa mall na worth 3,000, 4,000. Ito, if I'm not mistaken, nasa less than 1,000 pesos. Last na talaga guys, dahil lobat na tong camera. Ngayon lang ako nag-film ng tuloy-tuloy na as in talagang na-lobat ko yung aking camera. Syempre, year-end na and kailangan meron na tayong mga bagong planner para mapagplanuhan natin yung susunod na taon. Lahat to is from BDJ, Belle de Jour Power Planner. So, ito siya. Ayan. Ang ganda. Alam nyo, kanina ko nga lang to talagang tiningnan. Meron pala dito ng ganyan. This week, I will make it happen. Personal errands, may ilalagay ko per week. Ito yung pinaka natutuwa ako. This week, I'm grateful for very positive tong planner na to. May kasama siyang bookmark. Ayan. May mga quotes dito na uplifting talaga. I love bdj.com. Yan, thank you so much, BDJ. Meron din ako ditong daybook for fitness kasi nag-workout ako ulit. And this one is perfect para sa aking food diet. Wow, my Fitspiration. Lalagay ko daw yung aking Fitspiration dito. Yan guys, so my food tracker, my workout focus. Gusto nyong mag-personalize ng workout nyo. Ito yung pinaka-importante sa akin so far. Medyo hindi ako magaling sa pagbabudget. So, at least dito, pwede kong matrack yung expenses ko weekly and monthly. Ayan. Do not save what is left after spending. Tama nga naman. Meron din dito yung travel. Ayan, kung mahilig kayo mag-travel. This one, ito yung gagamitin namin para sa family. Kasi meron ditong
lalagyan ng receipts, ganyan. At least matutrack din namin kung budget sa food. Ayan, tapos may cards, nandito nakalagay. So, ang ganda nito. Then, ito namang isa, this is a monthly calendar. So, siguro dito ko ilalagay yung mga projects ko and deadlines. Kasi ngayon, phone lang yung gamit ko. And mas maganda yung nakikita ko na susulat ko. I have to keep track sa mga kailangan kong tapusin, mga projects ko. At least meron akong, di ba? Parang mas maganda yung organized. Ganun naman talaga pag simula ng taon, eh, no? Para ang sarap magplano, iseset mo yung goals mo, gagawa kang planner. Tapos pagdating 3 months, hindi mo na siya pinapansin. Dahil sa haba nitong video na to, thank you dahil tumagal ka. Yan, you get a chance to win this planners. I will choose 3 winners para dito sa mga planners na to from BDJ. All you have to do is comment down below. Tapos pipiliin ko na lang sa inyo kung sino yung mananalo. I will post the winners on December 15, 2016. Just a thumbs up this video. Make sure na nakasubscribe kayo and then comment down below. Kung ano yung mga pinakita ko guys kanina, yun din yung makukuha nyo. Ayan, yung planners. Basta puro planners to actually. Ayan. So, 3 winners guys. Sana na-enjoy niyo itong video na to, itong pagkahaba-habang video na to. Don't forget to subscribe guys ha, para ma-update kayo sa mga susunod kong videos. Thank you so much for watching. See you again on my next video. Bye!